Yan. Good. So, welcome back to us. We're back, guys, at eto game 2 ng Warriors Gaming Unity versus Royal. So, yung nanalo sa first game natin is yung Warriors Gaming at kami ulit. Your casters for today, my name is LV. At ako naman si Black Lotus, mga kaibigan. Sobrang bilis nung pangyayari. Bakit ganon? Wala malang break. Hindi ako nakakain. Actually, LV, pagkagising ko nga, rekta na agad ako dito. Nag-setup na agad ako eh. Lang, late ka kasi nagising. Ako, di naman din ako kumain. Pero huh? At least nakapag-inom ako ng... Oh, wala akong nainom na tubig. Wala akong nagawa talaga. Rekta na agad ako dito. Napakasaya talaga. Okay lang yan. Kaya ayaw ko nagkakas. Para sa... Para kasi ano eh, baliktad kasi yung oras ko. Ang gising ko ba dapat alas dos yan. Alas dos pa ako gising. Kasi doon ako kasalanan mo yan, pre. Oo nga eh. Dapat di ko na inantay yung ano eh, yung true sight eh. Alas 5 na natapos ako yun eh. Gumising ako maaga, tapos ngayon ko lang pinanood. Yan. So, ayan na nga yung pickings natin dito. Oy, Grimstroke, one of my favorite heroes. Grimstroke, magandang support. Sakit ang utak ko. Okay naman siya. Pero nakakuha ulit dito ng Royal yung Sven naman for the side that Warriors Gaming Unity naman yung troll linabas na. So with that troll and Magnus, napakasakit na combo. So yung farming capability na itong Magnus is aray ko be. With that, kung ka pa, may kung ka pa. Diba? So, yung Tidebringer niyan with the Empower. Right click damage ng Warriors Gaming dito actually. Kasi Magnus with the Troll and Kunkka. That Kunkka pickup, ayan yung sagot para sa lineup nila na kulang sila sa lockdown hero. Tsaka, let's talk about combos, man. Let's see, Magnus, Red Pole, Kunkka with the Torrent and Barco, Leech with the Chain Frost. Yep. So, sama pa natin yung troll. Pwede natin isama sa Bombo Combo kasi yung kanyang ultimate, yung Battle Trance with the Empower coming from Magnus. Wala talaga. Pinch talaga buhay mo dyan, no? Kaso, sasay naman ng Royal dito. Maganda din naman kasi Grimstroke tsaka Pugna. Isa yan sa mga ano high picks na masasakit talaga. Mm-hmm. In terms of magic damage tsaka ano dito. Pero, isipin mo, for example, na SS ni Grimstroke yung dalawa. Dinekre, Dinagon yung dalawa. Isipin mo yun, sobrang sakit nun with the life drain pa. Finish ka talaga, par. Oh, yan din yung parang pang, ano, panlaban ng Royal dito eh. Mm-hmm. Pero tingin mo, anong kailangan ng, kasi, kailangan ng ano dito, may possibility na supporting tong Magnus eh. Pero pwede din offlane. So, yung Warriors Gaming, either offlane or support. Diba? Pa sa Royal naman, hard carry. Kasi yung Sven, rare na yan kinikerry eh. Usually, offlane na talaga yung inaano nila dyan eh. Pero tingnan pa rin natin. Kasi, we don't know what if, ganun. Pero TB nga yung last ban, masasabi mo dun? Terror Blade. Oh, kasi masakit nga yung troll dito. So, the right click damage coming from our Warriors Gaming is one of the best with that reflection. Yung ang problema kasi nila dito, hindi ganun kalapit. Eh. Hindi sila makakalapit agad. Pero yung Tide Hunter, one of the good heroes to zone out that is Ben. Another combo na naman. SS, ano? Ano tawag nun? SS-based hero. Oy, yung mga ultimate ano hero. Ano daw, standing 1-0 Warriors Gaming, in favor of Warriors Gaming. So, tanky, medyo matanky tong Warriors Gaming dito ah. Kasi, di ba yung barko ni ano dito, nakaka-ano yan eh. Hala! OD. Okay yan, maganda yan, promise yung OD. Yung so, carry yan. OD yan. Mid. Tapos sinong carry nila? Sven? Tingin ko carry OD, mid Pugna, tapos offlane Sven eh. Tapos, I think offlane is, offlane Pugna, tapos carry is Sven. Yanon. Okay. Tapos mid, well, tingnan natin. Ano, OD. Well, kasi against Kunkka, laban sa OD, halos mahirapan yung Kunkka doon laban sa OD natin. Okay. Ito pa yung ating, yan, mid OD nga. Offlane. Ah! What? Okay, offlane Pugna nga. Mid OD, offlane Pugna, tas carries, Ben. Yep. Pero, plano na naman siguro nito. Ano? Sorry. Ang plano ng ano dito Royal is carry yung Sven pero sa offlane siya
Magpapalit sila ng siya Pugna. Pupunta, oo. Kasi mas gusto nila makuha yung Pugna versus Tidehunter lineup against this Tidehunter. Kasi yung Tidehunter natin versus Venus, halos walang damage output yung his win dun eh. Diba? Yes. Yung Anchor Smash, pati yung etong Kraken Shell ng ating Tidehunter. While Pugna has that Blast and the Decrepy to counter this Tidehunter. So, physical lang naman tumitigas dito yung Tidehunter. But the... Ito, magical damage, walang magagawa. Wait lang ah. But still see. Ito, tignan natin na kaibigan. Kung kaya pa ba dito ng ating tropang Royal makalaro ng ating game number 3. But with this lineup, bumbo-combo kami from WG Unity, mahihirapan talaga dito yung Royal natin, especially melee dito yung ating carry for that is Ven. Kailangan niya agad ng ating dagger para makaset up ng mga kills. Also that UD pick up kami sa side ng ating Royal, napaganda to counter this. Sama na si Pongko. Pero pakilala muna natin yung mga tropa natin sa side ng ating WG Unity. Felicio ba para sa kanya Magnus, Vela for his Tidehunter. Nothing to say for his Kunkka, Kang for his Lich, and Mercury for his Troll Warlord. And sa side naman ng Royal dito, Red Panda with the Rubik SRF, yung Pugna. Newbie would be Arsven, Sep naman yung ating Grimstroke, and Stay for Outworld Devourer. Outworld Devourer. So they are looking for that potential gang coming in dito sa side ng Royal. So tingnan mo naman yung lineup nila, napaka-side, di ba? Yung, pero alam ng ano ha, ng WG Unity ha, na anong gagawin nila. Ay na nga, nagkatipa na nga. Uy, alam namin na ginagawa nyo. Kala nyo ha, basang-basa namin. So, eto. Si Kang nagpapanggap na magtatanim ng wards. But, wala rin naman kwenta. Ano ba? So, let's see. Oy, alam naming nag-guards ka dyan, kaibigan. Nag-sentry lang siya doon. Pero yung observer wards, nandito sa late game, masyadong malayo. At hindi makikita. Hindi maispatan ng observer wards. So, we will see. Andiyan ka pa ba, boss LB? Yeah. Ayan lang. Ayan. So, ala, kakaya ba yung ward doon ah? Ayan lang ako. Ay, nakakita na ako, pero di siya usual. The usual ward, just to block lang the creep camp na, ay, oo nga, just to block the neutral camp na, yan. Di makapag-pull yung, ano, yung Pugna, no? Yes. But, nakuha, hindi nila nakuha yung lineup na gusto nila. Pugna against this troll and tri-lane. Tapos sa Red Panda dito. Pero ito, naku, mong mabibigyan pa ata dito yung tropa natin. Hindi, wala palang skewer dito. Yung ating Magnus. Ano to? Royal versus Warriors Gaming. Standing 1-0. In favor of Warriors Gaming, by the way. Yan. So, OD with the Kunkka. Medyo malulugi talaga si OD dito early game. Last hit, in terms of last hit. Pero, yung... imbis na yung OD yung malulugi, siya pa yung higher kay Kunkka. Oh, tinan mo. Ang log, sakit talaga ng Kunkka. Tidebringer ni Kunkka. Tidebringer lang yan. At hindi naman niya kailangan ng mana para makapag-pitas dito sa ating tropang si Stay. Pero masakit talaga kasi yung Tidebringer against this OD eh. Pero meanwhile, on top lane naman ito, nahihirapan din naman yung Pugna eh. So, alas pantay lang sila. Bottom lane naman yung Tidehunter against si Grimstroke is a pero good yung, matchup naman. Pero yung Royal dito, hindi nila kinumit yung tri-lane ano ah. Hindi nila, parang hindi na nila hinayaan tong Tide versus Ben sa baba. Kasi the usual din talaga nakikita natin eh. Pero tinutuwan to talaga nila. I think siguro, para ano din, levels siguro for Pugna? Siguro. Kasi kailangan din ng level ng Pugna. Also, yung ating tropang Grimstroke. Ano ba yan? Ba't may nag-chat?
offline. Chat ka. Ala! Ay, hindi. Bakit? Kala ko nawala sa isip ko eh. Yan, okay na. Pero eto yung tropa natin si Velo dito. Medyo masarap lang yung buhay niya. Hello Rodney Tlagmay, thank you so much for sharing the video. Thank you. Pero naku, sa top lane dito para si SRF ata mapapahamak. Trying to stick. Pero mamamatay pa rin. KS. Kine-yes pa ni, ano, ni Magnus. Do, ano secure yun, lang yun. Ano ka ba? Oo nga. Para ano, para secure ano. Nga, secure. Ano ba, I think ginawa niya yun para lang makita nila, may vision lang sila. Kaya siya nag, ano, nag third skill pa papalapit. Yep. Kaso nga, nakuha niya eh. So, let's see ha. Dito naman sa side ng ating mga tropa nga Royal. Uy, mukhang mabibigyan dito yung OD. But, ano, with that Kunkka, yung X-Mark, Torrent, at then Tidebringer. Medyo masakit talaga yan pag nagkataon. Meanwhile, on top lane, ito na kung mukhang mahuli pa rin yung oh Red Panda. Oh my gosh, at, Red Panda. Ikaw eh. Nasa switch out of play by play. What ganun? Gusto mo ikaw muna? Ayoko nga. Ako pero... Oh, mamaya mag-play ano ako eh. Sanay kayo, no? As pa ako yun. Nasanay rin ako sa play by play. Ganun din ako minsan. Biglang nag-switch out sa play by... Oh my God, I forgot. I'm an analyst. Pag solo caster, ganun eh. Sanay sa solo. Nako, pero ayan na, oh. Totoo naman yung sinabi mo pag sanay ka talaga sa solo. Oo nga. Analyst na ano ka, diba? Analyst na. Ano ba, play ba, play ba? Siyempre, caster. Ay, caster. Ano ba? Sorry, pero oy, hindi matatama, hindi mapapabalik si SRF doon. Maganda yung mga sidestepan ng kuya natin. Nag-practice to sa ano, par NBA, nag-mile muna to. Mga crossover moves niya, kaya hindi tinamaan ng Magnus eh. Yes. Pero ito, yung ating, what do you call this, bounty rune, 5-minute bounty rune naman. Uy, kinuha po, kaibigan, nakakita, nice po taon yung observer rewards doon. So, wala. Sayang naman yung observer rewards ng ating tropang si Feliu Xiaobao. So, post 4 pala talaga to. Magnus? Oh, ayan na naman si... Oh, si... De, si... Oh, nga, si Felicia Bob, pero wait lang. Parang naglilod yung utak ko. Red Panda, hindi mapapahamak. Hindi nila kaya because that Dekre. Dekre. Ay, also, yun pala yung isa sa mga ganda sa Pugna. Ay, kasi nakaka-ano siya, nakaka-save siya ng kampe with a Dekre and Lipat Life. Diba? So, yung 5-minute bounty run natin is so 1-for-1 lang. Stay. Ito, tignan natin kung anong gagawin niya dito. Bakit siya pupunta doon? Wala lang. Trip na lang. Bakit ba? Baka tinigdan niya lang kung may tao dito. May tao kaya. Yan. So, 5 minutes into the game. Let's see the net worth. Yung net worth natin dito, ang nananalo ay yung ating Isbin. Pero ito na ngayon yung sabi natin. Yep, lamang yung una muna yung itong Kunkka. But around that mid-game mark, mahihirapan na talaga siya against yes, this OD. Yes, of course. OD. Pero naku, sa bottom lane, napatay na nila si Tidehunter. Ayan kasi yung masakit sa Grimstroke, eh, no? Yung kanyang Stroke of Fate. Also yung itong Phantom Embrace plus this wala akong masasabi dyan sa Grimstroke. Masakit lahat ng skills niyan. Oh, yun my. Lang, period. Sobrang sakit kasi ni itong Grimstroke na to. Especially Tidehunter pa dito yung ating tropang si Velo. Yung Kraken Shell. Alas walang magagawa. Pero ito, naku, mabibigyan na naman dito yung tropa na natin. Totoo na naman ng Inkswell dito. At naku, Velo medyo kumukunat. Makunat yung Tidehunter, man. Pero sa top lane, tingnan natin yung pa nangyayari. Wala. Nagkaambahan lang. Nagkatakutan. Ganda naman na itong observer words. Ay, gagawa na ito ni... Hey, Magnus, what are you doing, man? Get ng observer words. Para siyang snake. Diba? Pero, ayun na nga, hindi tamama yung ano, yung skewer. Kasi, alam mo naman, nag-Milo dito yung ating... Alam mo yung Dar, may plano sa gitna. Sa mid lane ako, dito na nga, mamamatay pa. Pero Kunkka, matatapuan pa nga ng Inkswell and Sep on killing spree with that DD rune, man. Kung hindi niya na ano yun, kung hindi na Phantom Embrace nung itong si Sep, yung Kunkka doon, mamapatay yung ano yung... OD. Kaso, tinatlo siya sa mid eh. Wala talaga magagawa dyan. So, parang yung nangyayari dito is kanina,
yung Warriors Gaming yung malikot sa mid ngayon, yung Royal, di ba? Yung Grimstroke, yung lumilig. Medyo maulit-ulit talaga. Pero eto, tignan natin kaibigan, TP rotation coming from Pugna, mukhang mamatay na naman yung Pugna natin. Pero nandito na. Nandito naman si Rubik sa likod, pero nandito din si Grimstroke. Pumapala, Grimstroke, hinahabol yung Lich at matatamaan ng Ingswell dito. And I think Lich nga will fall down. Isa pa daw, gusto pa nila si Troll. Pero tingnan natin kung mahahabol pa. Eto, naslow pa with a stroke on Fate. Dekre with the blast. Kaso makakapag-TP out ba, boy? Pero hindi. Double kill for Sep with a mega kill speed. Sobrang ganda ng combo, nakita mo. Yung combo nilang Dekre 5 plus this Phantom Embrace. Hindi mo mamatay yung Phantom Embrace. So yung cooldown nitong si Grimstroke is, wow. Ganda ng combo. Kasi hindi mo makain patayin yung Phantom. How can you hit that? So parang Unli Silence. Oo, Unli Silence talaga yan. Actually, ngayon ko lang na-realize yun. Okay yung combo yun, ah. Kahit sino naman ilagay mo dyan. Kahit, basta may Grimstroke, well, talaga. Para sa akin, isa yan sa mga pinakamahirap na kalaban ngayon. At okay, magandang kakampi. Pag marunong gumando, mala. Gumamit, di ba? Pero, uy, may plano pero, katulad sila, sabi natin kanina. Kanina, yung side ng Royal Gaming, lumalaban ba sila? Kasi dahil bombo-combo sila. Same naman din dito sa WG Unity. Bombo-combo rin naman sila, di ba? Yung Tidehunter natin with the Magnus ADRP. Pero ito may Ravage dito yung tropa nating Tidehunter, but the stun will be connected. Ito si Nurse Tenskase, ikukumit ba? Naku, medyo natagalan. Ayun na nga, kumabit na kaibigan. May Ravage pa dito yung tropa natin. Pero sa likod, ito, naku, napaganda nga. Inkswell na naman, and the stun will connect on three heroes at the turnaround. Decrify to this troll. At ayun na nga, Stroke of Fate. The right click damage coming from Mercury. At mukhang mabibigyan pa ata. Ay, hindi. At ako pala nag-play-by-play. Nakita, nakatingin lang ako sa'yo eh. Na-realize ko. Nakatingin lang ako sa'yo, pre. Ay, naku, pero yung Tidehunter dito eh, inaaboy. Hindi, alam, Magnus, yung kinahabol, pre, ng tatlo. Makapag-pop siya ng salve, pero still, matatamaan siya ng Ingswell and Magnus will fall down. At, pero yung Lich, lumalaban. Lumalaban sa dalawa, lumalaban sa tatlo. Pero, uy, Kang, Fear, uy, kung pinair niya yun si Sep, pwede pa yun din de, normal ng Tori dito. Pero si Ezaret, para mamamatay bata. Kaso walang gas, lumalangoy lang yung Tidehunter. At I don't think mabubuhay ba. Hindi, andito si Magnus dito. At matatamaan ng Tersky. Hindi na kailangan ng Shockwave. Kasi, yun, masakas yung Tersky. So, masyado sila nang gumi doon for that Lich. But ang problem kasi is... masyado silang natagalan yung Lich. Yung kami from ating Frost Shield with the Sinner... Frost Blast, namatay pa dun yung isa. Tapos to follow pa yung Pugna, masaluha sila malalim kahit na low na sila. And the rotation coming from Tidehunter. Wait lang. Kaya ayun, medyo nakabalik yung tropa natin. So ako muna. Mag-solo muna, may gagawin lang si LB. Pero eto ngayon yung tropa nating si Sev with the Null Talisman. Tamang ikot-ikot lang, scoutingin lang dito. Velo, still same lang. Scout lang siya dito, kaibigan. Tamang ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot. Meanwhile, Red Panda, mid lane, wala naman nangyayari dito. Nothing to say as the time for that farming. Pero ito, Barco, committed with the Tidebringer. Pero ayun, saktong-sakto lang kaibigan, Tidebringer. At tatamaan ulit siya. Yun yung kasi mahirap sa ano eh. Mahirap sa Kuka eh. Kayo akala mong nakatakas ka na, pero tatamaan. Actually, kaya pa niya patayin to eh. Yung ano, stay. Ay hindi, kung na-X-mark niya yun, kaya niya patayin yun. Pero yung Lich, nahuli naman sa bottom lane. So 6-9 na yung score natin. One more kill from Royal at may makakuha ng first 10 kills dito. So, step lively now. Your Admiral is on board. Ay, hindi. Yung Kuka talaga. Radiant's ano talaga, top tower is under attack. Because of the Tidebringer, ang bilis na mag-farm. Oo. Tsaka yung OD natin, ganking ng ganking eh. Pero tinatato na dito si Velo. With the silence pa, hindi na niya mahihit. And wicked sick na yung Grimstroke. My gosh, Grimstroke. Pero then X-Mark Torres, matatap. O, connect dito sa Pugna. Pero not enough yung damage yung support. Isa lang siya. Kung hindi cooldown yung barko, doon patay yung Pugna. But, fortunately, cooldown. Kasi ano eh. Alin? Kasi masilent siya ni Grimstroke. Nabitaw niya na yung ano, X-Mark eh. Siyempre, X-Mark Torrent Barco muna, diba? Oh, so, na-commit niya yung X-Mark Torrent. Pero tinan mo, nag-solo
Ganon din yun eh. Pero high ground advantage at yun nag-pop na ng Sod. Kitang-kita nila dito. Patay ito. Si Red Panda, pero may Phantom pero Embrace. Ang ganang silence pero yung Ravis dito. Mas maganda. Matatamaan nga. At ayun, 2 heroes down pa. I think nga, Rubik will fall down also dito. So 2 heroes down for the side of Royal. At eto pa si Odin pa nga ni X-Mark dito. Nasa taas si Grimstrong. Trying to save at naku yung Sven naglalakad, tumatakbo. Pero matatamaan yung dalawa. Uy, ang ganda ng barf mo. Oh my gosh, bakit ka lumabit tol? Pero kumakalag naman yung OT with his sanity eclipse. Double kill for OT at makakapagpapa ng shrine dito si Tidehunter. Pero medyo mahihirapan na nga kasi Adlin na nga yung silence. And triple kill ba? Pero monster kill for Sep pala. Masasabi ko? Ano masasabi mo? Di in-X-mark nung Kongo kanina, in-stop niya dito, around this, dito. Actually, kaya patay nila yung Kongo doon, but the troll, hindi siya sumama for that team fight. He was just farming dito sa ating jungle, but kung kasama siya doon, kaya-kaya nila yon. The turnaround coming from ating tropang si Sven, dito sa ating yung barko. Saktong-sakto kasi yun. Pero kung hindi tumama muna yung stun at nauna yung barko, they can kill that OD from that potential output damage. Also, kaya hindi nila napatay yun. Yung kung ka nga natin na-stun dun, yung damage output coming from Tidebringer, nahirapan talaga dito yung side ng ating WG Unity. Pero kung kasama sana nila yung ano, no? Troll? Kung kasama sana sila nila yung troll, kayang-kaya sana yun with the Empower. Radiant structures are first. Oh, kasi alam mo kahit natatalo sila sa team fight. Yes, talo sila sa team fight. Tignan mo yung lead lang ng ating Royal, 1000 yes. Lang. Because Kuka and Troll nakaka-farm kasi Radiant's talaga. Bottom tower is under attack. At nag-Vladimir's muna dito yung troll. Ah. So with that Empower coming in from Magnus, para ang naka-Battle Fury dito at nagpa-farm lang dito yung troll natin. Kayang-kaya na magka-farm na ito. Tamang jungle lang siya dito. Diba? So, tamang lakad, matatag lang. Normally. So, dito naka-Invy, si Stay. Kuka, medyo mag-ingat-ingat siya dyan dati. Ano nga, na-vanish na nga. Dalawa, tatlo, apat pa nga, pre. Uy, dalim. Pero nabarko niya muna. OD will fall down. Naslow yung Sven dito, naka-God Strength. Pero I don't think i-contest ba nila to. Nag-tipi na yung Pugna eh. Maganda so, yung pangyayari doon. Yes, yung ano yung combo dito. Pero yung leaf, yung telekinesis na itong Rubik, medyo natagalan. Kaya nakabitaw muna doon ng barko dito yung ating Kungka, which make him sustain about all of those damage. Nasustain niya. Kinaya niya talaga doon lahat ng damage output sa side ng ating Royal. Also, yung tawag na ito, na-stun yung 3 heroes doon, which made the rotation coming from the WG Unity and committed the Ravage for that teamfight. Nandun na rin yung troll. Ayun na kami yung sinasabi natin, yung damage output na kinakailangan na itong WG Unity, which is the troll. So, mama na sa teamfight, kaya nanalo sila doon. Diba? Yes. So, tingnan mo naman. At because of that... Ay, nakalimutan ko sabihin. Yung itong tropa nating Pro Shield, isa pa yung isang big factor for that save para sa Kungka. Nabitaw niya yung Pro Shield dito sa ating Kungka. Kaya sobrang tigas nung Kungka, hindi nila napatay. Kahit inesesan na nag-Rimstroke, wala oo, pa rin lahat, binitaw na lahat kay Kungka eh, pero boy pa rin, di ba? Tayo lang sa na ulo. GG, daloy-daloy pa naman yung kasi mo. Pero ito. Ko, pre. Hindi ko alam. Pero hindi naman. Okay lang naman. Ano lang. Palag-palag lang, di ba? So, palit tayo. Akin yung next series. Tapos, pahinga ka muna. Mamaya ka ng alas 7. Hindi na natin. Tanong natin kay boss. Kung pwede. Kung kaya ko naman. Okay lang naman ako eh. Anyway, ito na nagsot na at makakakuha. Actually, kaya nila i-rush to eh. Kaya na talaga nila i-rush. Tingnan mo naman yung Bloody position mercy ng Royal dito. Medyo malayo sa Roshan. Nasa bottom lane lahat because they want to push the tier 2 tower. But I think na-realize nila. O, bakit walang nag-de-defend? Nasa lahat? Pre, nag-aris mo. Putak-putak-putak po. Pero it's too late, man, because masakit nga yung Kungka. Tsaka,
ano tawag niya ito? Troll Warlord. Tinabo naman yan. Sobrang bilis parang. Yup. Ang nangyari doon ha. Yup, nakuha niya yung tier 1 namin. But the trade has been up. Also, the Roshan has been taken by the side of the WGNT. Kaya ayun, nakakuha sila doon ng ating tropa. Diba? Nakaka-easy-easy sila doon. Basic. Pero meanwhile, dito sa ating tropang Hisbin naman, still farming in, going in for his Crimson Guard. Naku, pero what? Yung Kuka dito, hindi ba? Pero may expert kasi at mapapabalik siya. Kaso, hinahabol siya ng apat. Barco? Hindi siya matatabahan ng Inswell, pero that life drain at the turret will connect with the ano pa? Matatamaan yung spin na nato dito. Ravage! Ravage! Auto, four heroes. But still, kung Kuka will fall down, godlike na yung ating Grimstroke dito. And another one. Another one, man. But, nakuha naman nila yung tier 2. Ay naku, pero pumapasok pa rin talaga. Naku, hindi pa daw enough yung dalawa. Gusto pa daw nila ng tatlo. So, I think, pwede na nila to i-push yung tier 1. Tier 1 lang ang pwede nilang i-push. Kasi, pag naabot na sila ng tier 2 dyan, wala na. Mapipinish pa sila dyan. So, sakto lang, tier 1. Actually, tingnan mo, mahirapan pa nga sila sa tier 1 eh. Actually, yung Kuka, 10 seconds na lang oh. Kahit ano mangyari doon, panalong-panalo pa rin yung WGNT. Why? Kasi nakakuha nila yung tier 2 for the trade of that tier 1. Yes, nanalo kasi teamfight, but yung ating ang troll naman still farming up that dyan, kaibigan. Tignan mo naman, sobrang taba nito. Yasha, I mean, Sanji Yasha na dito yung tropa natin. Also, yung Magnus natin with that dagger. So, RP natin, di pa na natin nakikita. Ito, X-Mark. Ayan, pero hindi na, hindi, I think mamamatay pa rin yung OT dito kasi andito na nga yung troll. Pero grabe, ang ganda ng pagkuha ni Rubit ng turret doon. Parang mamamatay pa nga, pero that armor will hit the cover of that RP though. And the chain frost, naku, apat yung matatamaan dito. Pero at grabe na naman, two heroes down, actually two cores down for the side of Royal dito. At hinahabol yung Rubik, mamamatay pa. So parang nababaliktad na nga yung nangyari kanina, three heroes down. Nabaliktad ayan na yung sinasabi natin naman eh. Gaming. Yung wombo-combo potential for the side of ating WGNT. Kahit sabihin mong late sila kanina, but ngayon nakakahabol sila. Diba? Ang maganda din kasi sa Warriors Gaming dito is hindi lang isa yung pang set nila. May Rev Pool sila. If ever wala, Ravage. Yan yung talaga yung main ano nila. Pero isipin mo, di ba, kanina, Ravage on cooldown. Pero kayang-kaya pa rin nila pumatay ng ano ng maramihan because marami silang setter eh. With the Magnus and the Tide eh. Tapos may Barco pa, di ba? Yeah, pa. Also, napakasay din kasi ng damage output na itong troll eh. With that, going for BKB dito yung troll natin. So, yung output talaga na itong troll, napakasakit pang nagkataon. So, let's see if they can still go for this ating tropa. Yung ating isbent kasi, yung right-click damage hero natin. Kapag nakapag-BKB dito yung troll, walang pipigil sa kanya. Why? Yung isbent natin, walang item. Going for the Crimson Guard, wala siyang damage out damage output item. So, more on magical kasi dito yung mga tropa nating side ng ano eh. Royal eh. Pero ito, naku, mabuli. Nahabol si Kang dito. Kaso, hindi nila kaalamalan. Naku, matatamaan ng turret si Pugna dito. And Pugna, ganun-ganun kabilis lang mamatay. Nalip, tinatry ilip. Pero yung newbie, wala masyado damage. Kaso, dito na si Grimlock sa likod. Pero matatamaan ng turret. That stun, that ano-ano pa, but that Ravage. Auto 4, sobrang ganda. Velo, para papapahamak pa. Pero hindi, sobrang kunat kasi. At yung spin, para papapahamak yung Mercury. Oh my gosh, that sanity. Eclipse, well, for two heroes down, two cores down, again, parang, ano to, salitan lang ata yung nangyayari sa clash natin eh, kasi kanina, three heroes down yung Warriors Gaming, tas yung Royal, tas yung Warriors Gaming naman. So, ito yung masasabi natin na, ito yung mga tipong game na walang advantage, ay, walang sinong lamang, alam mo yun? Kasi level lang sila eh. Parehas lang. Nakakapatay yung dalawang teams eh. But ating problema kasi itong OD. Ang sakit ng damage output niya. Kailangan talaga ng BKB na itong troll. So wala pa namang ganun kataas sa damage output dito yung troll. He went for that Sanji Yasha, which is attack speed and pampakunat niya talaga kung tutusin. And ayun lang yung mapaprovide nun. But yung ating also the Icewind with that Crimson Guard and the Warcry, halos walang damage output din yung side ng ating WGNT. Nahirapan talaga silang patayin dito yung Icewind natin.
Diba? I think, wag na munang pansinin dito yung spin. Kasi wala naman siyang damage kahit naka God Strength eh. Nakita mo kanina, nangingiliti lang siya sa Kunga, pati sa Tidehunter. Wala siya talagang damage. Diba? Kahit naka God Strength siya. Papakunat lang siya, Warcry, Crimson, Vladimir siya. Parang utility kasi talaga siya. Ganun yung kinalabasan na ito. Tapos yung binibigay na lang niya yung damage, parang hahayaan niya si Grimshaw, Pugna, tsaka OD sa damage output. Pero once na makakuha na ng troll yung kanyang Aghanim, I mean BKB, kayang-kaya na nila to eh. Nahihirapan na tong side ng ng Royal. Diba? Yes. But let's see if kaya rin dito ng Royal. Tignan natin, oh. Inuwal on top lane, Tidehunter going for that Heaven Selberg para sa Udi. No? Sa Udi niya ibibitaw to kasi wala namang damage output yung Sven natin. Also, Mechanism and the Hood of Defiance na rin siya dito. But ang problema kasi itong si Udi, yung kanyang Arcane Orb, pure damage yan. So, masakit yan kahit naka-hood ka. Meanwhile, Udi got that BKB na rin. So, kayang-kaya na nila makipag-manfight dito sa ating Kunga. So, grabe yung OD natin dito. Nakikita ko talaga, maganda talaga tong yung patch na to para kay OD. Kasi, para sa akin ha, mas prefer ko yung OD ngayon kaysa sa OD dati. And the additional items nga, lamang sa kanya, yung Yasha Kaya, diba? Yun isa yun sa mga items na parang, binigay na para sa kanya talaga. Yung parang bagay na bagay sa kanya na item. Yeah, siya kaya talaga. Yung item niya. Tignan mo naman kakulay niyo, diba? Sige, sa'yo na yan. Kaya yung kakulay. Yan. Magkakulay. Oo. di naman magkakulay eh. Dapat partner yung diba? Yung item. Diba? Ganun yun. O ba? Pero may pala siya dito ah. Meron siya dito no item na yun. Emblem. Ay wala pala, hindi pala nakikita doon. Yung ito, yung nasa ilalim niya. Mahal yan eh. Ang alam ko nasa ata yun, 90K. 90,000 yung sa pang ganyan, pastaya dyan, pre. Wala tayong pagbili dyan. Wala nga, ako nga, immortal nga, wala eh. Ganyan pa kaya? Same. Yung mga tigli 5 piso, immortal nga, wala eh. We have priorities. We need foods. True. Ako masasabi ko, we need food na. Kita nyo naman. Kita mo naman siguro sa katawan ko. Parang alam mo naman kung ano priority. I prefer foods than immortals. Pero item check muna yan, Lotus, kung ano yung mga bagong item. Crimson Gourd, BKB for the troll. Meron na rin dito yung Kunga nating BKB. So, dago na yung ating Pugna. Alos lahat sila naka-BKB na. Sino yung naka-F10K? Oy! Ina-RP kaibigan! BKB! Hindi siya nag-BKB! Bakit hindi ka nag-BKB troll? Double kill nga si Stay. Pero pumapalag naman sila. Belo, tinan natin. Makakapag-TP out ba? Pero nope. Napatago ni OD dito. And I think Belo mabigyan pa nga. And 3 heroes down for Warriors Gaming. Medyo... Hindi kasi nag-BKB dun yung troll. Kaya nilang patayin yung Pugna. But nag-tipid yung tropa natin. Bakit ka nag-tipid? Siguro it's too late kasi... Ano ba yan? Parang siguro naisip niya kayang-kaya pa niya na... Alam mo yun? Parang papindot na siya pero na-late na yung kamay niya na... Nakapag-RP pa tuloy yung yung tropa nating Rubik doon. May RP tuloy. So, 85 seconds for that reverse polarity. Tignan natin kaso, medyo mabilis na pa naman tumabuhay itong Warriors Gaming. So, kahit na ganun sila, medyo nawawipe sila. Hindi... Tier 2 lang talaga yung kaya nilang anuhin. Na I think kung gusto mag-Roshan, kung gusto mag-push ng Tier 3 tong Royal, I think they should wait for the Roshan talaga. Tamang waitings lang dapat sila dito. Tingnan mo nga yung RS, yung oras. Roshan timer 31 seconds for that Roshan natin. Lapit na pala eh. Konti na lang na makukuha niya na yung Roshan.
Pero dito, mahihirapan mag-RS tong ano dito kasi open yung Ravage. Pero yan ito, nga. Ito, tignan natin na may Ravage pa sila dito ah. Pag bumaba yung, may isang bumaba dyan sa Yora, Royal. Finish ka talaga dyan. Pero ito, inaantay na lang nila. 9 seconds for data, Roshan respawn. Pero nandito na yung tropa nating is Ben. Kita, kita. Nasa high grounds, Ben. Boy, para makapangat. Ayun na nga, nabala. Ah, okay. Binanin pwede ito mag-ravage. Pwede siya mag-ravage. Pero si Belo, wala. Wala mayayari. Joke lang yan. Yep. Ano lang. Gusto lang nila, trip lang nila. Bakit ba? Ang ambaan lang yung gusto niya. Yes. Pero parehas, both sides, alam nilang may Roshan na. Ito, naku, mukhang mahuli! Pero naku, dito si Newbie, dito nag-connect na, pero the TARP is sobrang ganda, and the Travage will connect nga with the Chain Pros pa. Ang ganda na ginawa ng Warriors Gaming dito, pero nakapag-BKP pa yung mga kuya mo. Rubik will fall down, at si Sven para mapapamak pa nga, pumapalag. Pero I don't think mabubuhay ka pa, boy. And then Newbie will fall down also. Grimstroke, hinahabol ng tatlo, hinahabol ng dalaw, pero hindi matatamaan ang third skill ni ano Magnus dito, but yung Pug na masuslow, matatamaan ng Frost Shield. Huwag na! One word na yung buhay, pre. Wala pang life drain. Mag, ano lang, tamang takbo lang sa Gedli, but still, he will fall down. Kaso, grabe naman pala si Stay. Pumapalag naman si Stay, eh. Monster kill with a triple kill. Kaso, andito si Kungka. Mapapamak ba? Nakapag yules pa yung Grimshock natin, so hindi matatamaan ng Torre, pero nasa taas lang si Troll. Kaso, hindi na niya hahabulin. Grabe yung pagbalik doon ng ano, ng... OD. OD, no, biglang nandun, hey, I'm here! Tapos binagsak yung sanity si Eclipse, eh. Kaya nga, naubos agad. Sakit ng ano, ng OD natin. Oo. Jovenil Mashon, thank you so much. RP, wala na rin doon. Yung ating Ravage can wait for that team fight. Yung sanity si Eclipse na kasi, medyo matagal. Pero dieback, ha, yung leech natin. So, kaso it's a dieback. Nag-commit din ng buyback tong Pug na natin. Pero boy siya, yun yung magandang side. Ka, ito pero... yung Roshan na ay, medyo matagal kasi makukuha dito ng side ng Royal eh. Tagal na ito. Okay, isipin mo nakadidi na yung OD dyan na. Yung masakit kasi talaga sa OD yung first kill niya eh. So, oo, yun lang. Yan, I think pwedeng nila ito i-commit. Kaso nga, walang ano to, pero nakita nila. Warden dyan, boy, what are you doing? Nalip pa! At ayun, matatamaan pa nga dito! Pero BKP ba? Mabubuhay ba? At ito si Sven, matatamaan ang barko natin, pero makunat yung kuya mo. Kaso nasa likod yung OD, pre, naka-BKP, naka-Titi pa. Si Tide, yung inahabol niya, pero wala na siya pakialam kay Tide. Kasi ito daw, mas importante daw tong isa, Troll Warlord, nga will fall down ba? Pero wala, pumapalag pa, naka-SS yung kuya mo, pero hindi na mabubuhay with the lift pa. Eto na... Ay, nako. Boy! Kasi, Warriors Gaming! Ang mali kasi ng WG Unity, pinipilit nila yung Sven. Tuwing nakikita nila yung Sven, Sven tayo, Sven tayo. Yung goal lang ng Sven will be the tanker. Sobrang tigas na itong Sven. Bakit mo focus, di ba? Yung si Stay ang kailangan nilang mahuli. So, with that, dapat kahit ano mangyari, once na makita nila dito yung OD, doon tayo sa OD, wag yung Sven, wag yung pansinin yung Sven. Yes, nasa front yung Sven, but don't focus him, focus on that OD. Yun yung kailangan gawin dito ng side ng WG Unity kasi binubuhos nila lahat dito sa Sven eh. Na tignan mo right click damage dito yung troll natin and the Kungka, but yung Warcry natin, sinasoak up lang lahat ng damage. Kaya walang nagagawa dito yung mga tropa nating WG Unity, also yung Lich na huli rin dito sa bottom lane. So, ayun talaga yung kailangan dito ng mga tropa natin. Tira mo yung OD. Mukhang mag-game 3 tayo dito, ha. Pag yung itong OD, pag nakapag-hex to, mahirap na to. Para but he will go for that Shivas muna. Mag-Shivas muna sila, will negate those sa more damage output coming from troll. Also, yung ating tropang OD dito. Plus, ano siya dito, armor, pati yung attack speed niya. Tulad na sinabi natin. Ano nga ang plano dito ng mga tropa natin WG Unit? Mechanism, heavy nail break. Hindi, kasi ang problema kasi talaga nila dito, tama nga, yung OD nga, mahirapan silang i-burst down yan eh, kasi may banish yan, may BKB yan, pwedeng mga niyan, tapos may spend pang taga-tanky, tapos isipin mo, may bugna din na taga-save yan.
Diba? So, ano talaga? Parang alam na alam talaga ng Royal dito kung ano yung una. Ayun, at sinong kampe yung pinaka-importante. Pero eto, dalawa na nga yung stand. Dito, Warriors Gaming para mapapamak na Gravage. Pero yung OD dito, nako, wala, hindi na papawasan ng boy. My gosh, boy! That Red Bull though, medyo nag-choke, pero eto pa, nako, mamamatay yung troll. Walang ka-buyback. Magnus as well will fall down. Na-banish pa yung leech natin dito. Buyback. Wala sila buyback lahat. Buyback, this might be the game. Hindi, wala pa. Tingnan natin. Bumabulag. Pero grabe naman pala yung ano dito. Yun yung Royal. Tingnan mo naman, oh. Pinapasok siya sa base. Sa fountain. Ano yan? Kaso siguro naisip nila na mag-ano na lang sila. Kasi bagal umatake na itong Royal eh. Ang bagal na bumasag. Ang bagal na mag-objectives nila. Yun nga, kaya nga para sa akin, hindi pa to GG eh. Kasi, yun yung problema ng Royal dito. Pero ayun, stand sa dalawa pa. Kungka, my gosh, naging baboy. At Kungka, makakapag-SB pa. Di pa siya mamamatay doon, pero na-X-Mark. But advantage will save spend dito. So, tingnan natin. Going for mid. Wala silang Ravage, wala silang RP. How can they defend this objectives, diba? Mahirapan talaga sila dito. Dito. Ayun na nga na-ex yung dalawa, pre. Pero wala silang damage pang patay dyan. Odi, trying to kill Tidehunter dito. Tingnan natin. Pero masyadong makunat. Nakapagpapanabigibi yung kuka natin dito. Pero grabe, bakit ka lumalapit dyan, boy? Naku. Ben, hindi mamatay at nagpop na BKB si Mercury dito. Yung OD, mababash pa nga, maninit, and OD will fall down. Nagpop na yung Aegis ng Sven dito. Sven, I think papapahamak na nga with the fear. Naging baboy yung ating si Mercury, pero wala. Bigay na nila tong Sven. And, yan, pumapalag pa naman yung Warrior. Nakabasher na pala tong troll eh. So, with that kill, kaya pa nila makabalik dito sa larong to. Yes. Wala silang wombo-wombo, yes. At ayun na nga yung... Kasi kailangan lang talaga nilang patayin yung OD. Bakit nila pinapansin yung Sven? Yung OD, oh. Wala na silang damage output, diba? Mm-hmm. Pero yung Sven kasi, pinofocus nila ulit yung Sven. Buti na lang, yung si Mercury, nag-switch kay OD with that battle trance. Kaya... namatay yung OD doon. Yung Sven natin, may Aegis of Immortal pa yun. Kaya, ayun. Dapat sa iba, dapat yung Aegis na punta sa OD eh. Kung nasa OD yun, kaya pa nilang balik na rin yun. Coming from Royal. But, double Unity, mas mabilis silang bumasag dito. Ah. Siyempre, mabilis talaga. Pero yung Grimshock, nako, ang ganda ng ginawa ng Grimshock. Pero RP, 1-2-3, maganda din yung ginawa dito. But at Ravage pa, oh my gosh, ang pabalang BKB si Troll dito. Kaso wala silang napatay. Bye-bye coming from Sven. Ito pa si Grimshock matatamaan. Two heroes yung matatamaan ng Torrent with the Barco. SRF mapapahamak Grimshock with the buybacks. And, let's see. Nabuhay pa yung ano? Ay, naku, yung Sven, pati yung Pog na. So, yung ginawa ng Warriors Gaming doon, maganda. Actually, maganda na din eh. Kasi nakakommit nila yung buyback ni Sven. Sven tsaka Grimstroke. Oo, yung dalawang yun. Pero yung Grimstroke natin, tignan mo naman, sobrang taba na. Kasi kahit yung fight na pala to. Wala siya pa kayo sa ibang item. Vice na pala to. So, yung skit na side, napakasakit dito. Nang coming from Grimstroke, double hex. Also, 50 seconds lang yung kanyang soulbind. Kaya... ako. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit hindi parang nagkakaroon ng bagong patch. Feeling ko dapat hinaan tong Grimstroke kahit konti eh. Diba? Sobrang OP ng Grimstroke eh. Okay. Siguro paglabas ni Mars. Ang tagal kasi. Kala ko nga, ngayon na ilalabas yun eh. Ewan after po. Nung True Sight eh. Wala ko pa kayo nung Mars. Gusto ko ng MMR reset. Oo nga, sabay yun eh. Sabay kasi ilalabas. Sabay ba sila? Okay. Ewan ko ba? Pero yung top lane, ako, kay Dunrer, medyo malalim dito. Wala rin siyang buyback. I think he will fall down. Pero wala na din naman siyang Ravage, so... Ano, tingnan pero mo ang kunat. Na, tingnan mo ang kunat! Oh yung, my ano, gosh, yung... what a decreed. Wala ka, wala na si Tide dyan. Yung presence kasi ng Hirong to, di ba? Kahit sabi mong wala siyang Ravage, magkaka-ravage siya kung buhay siya. Diba? Pwede siya mag-ravage sabagay, bago pa siya mga... 71 seconds.
Pero yung opening for this Ting Royal will be up for that 76 seconds na respawn time ng ating Tidehunter. Yes. Pero ang problema kasi, ang tagal nga talaga nila pumush dito sa side ng Royal. One of the problems. So, I think mabubuhay muna dito yung ating mga tropang Royal. I mean, at WG bago mag-teamfight to. Bago sila makakuha ng isa pang set ng rocks. Tsaka mahirapan din talaga sila dyan ng high ground. Kasi marami din talagang pang ano to eh. Maraming pang deftong Warriors Gaming eh. Tinan mo, nag-activate ng game. Wala silang matatanda. Yeah, meron pa silang Tidebringer, di ba? Oo. Yeah. May armor pa ng Leech. Baka naman. So, mahirapan talaga. So, I think... But, makukuha pa rin naman nila yan. Yung two sets of racks. But, yung ating top lane naman, hindi nila makukuha. Kung buhay sana yung Tidehunter, pwede nila i-contest to. Oo. So, but also si pero Judy. Wala eh. I think, antayin na lang talaga nila yung Tidehunter. And yung gagawin ng Royal dito, wag na lang muna sila mag-push. Kasi, mapapahamak pa sila dyan. So, I think, wait na naman sila ng Roshan. Tila mo ngayong oras. 36 seconds. Yeah, depende kung mag-i-extend ang vacation dito si ano ah. Si Roshan. So, let's see ah. Yung ating tropang si Grimstroke. Medyo masakit talaga dito yung hero na to. So, he will be going for that cast range. So, kahit malayo. Laban lang. Pero ito, ano kung reverse? Ravage, kinmit na. Sa likod, ito RP to the two heroes. Ayun lang, yung kailangan nila mapatay. Yung OD, the Chain Pro sa tropang LV. Pero ito, naku, yung ating barko. Mukhang mabibigyan, three hero stun. Mabibitaw dito. Samantala sa likod, ayun, this will be papa. Kami pong pugna. Pero ito, Grimstroke will fall down. Bye bye kami from OD, the right clicking dito. Yung tropa natin, Sanity City Clips has been committed. Bye bye kami from Troll. Kalaban na sila dito. This will be the last team fight pero nasa labas sila kaibigan. His Ben has been bashed. Walang buyback to kaibigan pag naman ito. Pero ito naku yung ating tropang Magnus mabibigyan sa likod OD. Right clicking down this tropa nating Lich. A triple kill for this OD. Pero ito naku ginagangser lang dito yung troll natin samantalan sa likod OD. Still taking those intelligence coming from the side OD ng ating WG Unity. Pero ito yung ating tropang is Ben. Mukhang mamamatay ata dito. Napalibutan pero ito Magnus has taken his life. Meanwhile, ito ultra kill para sa tropa natin. Ramping troll. Still, hindi pa rin sila pinapansin. Decrified to save the troll. Pero ito, yung life drain na buyback coming dito sa ating tropang Rubik. Pero ito, Kungka, the only survivor para sa side ng ating tropang WG Unity. Pero ito, yung mana burn. Napakasakit kaibigan. And the Arcane Bolt will secure the kill. Pero nag-miss kaibigan. Naku, one more two seconds for the ating tropang BKB. Meanwhile, yung Crips, tamang trabaho lang. BKB Papa. Pero mamamatay pa rin dito. GG has been called para sa side ng WGU.